Magandang araw mga katigits, this is JMD Compost Decoding. Magbabahagi na naman sa inyo ng isang episode na pinamagatang Streamlining Grid Markings. Alright mga katigits, panibagong lugar, panibagong sign symbol markings na naman ang ating babasahin sa araw na ito na kung saan ay pinasalangin sa atin ang ating kasamahan na Treasure Hunter. Bago natin upisahan ang lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Marami pong salamat. Okay, dito sa napakalaking bato na ito na mayroon itong inglibs na makikita natin. Ito ay isang streamline engrave na pwede nating ikumpara sa turtleback. Ang turtleback ay meron itong mga engrave lines sa likod. Ang habitat ng turtle ay nasa tubig at ito ay pumupunta din sa lupa kapag ito ay nangingitlog. At ang turtle naman na ito ay nakapisto ito sa north side direction. So ngayon dito na natin magagamit ang isang compass. So ang compass ay meron itong apat na direksyon. Ito ay mayroong north side, south side, east at west side direction. So yun, makikita natin dito ang halimbawa ng compass. Dito sa pinakagitna, dito tayo mag-orient ng mga designated northing. So dito, makikita natin kung saan ang north side direction. Kapag turtle, ito ay nasa north. Ngayon dito, Madam Sir, dito natin malalaman kung ito ba ay legit surface marker. Kapag meron itong mga coordinate markings. At sa ganitong klaseng setup, ito ay given. Given markers na makikita natin. So, maaaring nandito lang din ang kanyang pinapahiwatig na isang spot. Malalaman din natin ito, Madam Sir, sa pamamagitan ng mga katabing batong ito. Halimbawa dito ay meron itong cut na turtleback. Sa mga na-experience ko, ang mga cutted sa gitna, ito ay nagpapahiwatig ng center o nasa center spot ang kanyang pinaka-sentro na hukay. So ang pinakaunang gagawin natin dito, Madam Sir, titingnan natin ang mga katabing batong ito kung meron talagang mga engrave pa, mga markings na naka-ukit o kaya mga hole na nagtuturo sa isang spot. Okay dito, Madam Sir, magbibigay ako ng isang halimbawa ng pattern ng mga designated animal symbol. So itong turtle nito, ito isang halimbawa ng north side direction at ang horse na ito ay ito yung nasa south side direction. Sa pamamagitan ng bilog na pattern na ito, maaari pa nating mahanap ang iba pang mga animal symbol. At hindi ibig sabihin na lahat ng mga animal symbol ay nakalagay dito sa isang area. Kapag legit talaga ang markers, ay meron talaga itong mga coordinate na mga animal symbol. Okay, mahalagang tandaan na ito ay initial decoding lamang. Maaaring magbabago ito sa actual na remapping. Alright mga katigits, maraming salamat sa inyong panonood and good luck po sa ating mga project. At lagi po tayo magdasal sa ating Panginoon, our Lord and Savior. God bless po sa ating lahat.